Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Hello po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Gary C. at nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ang pag-uusapan po natin ay ang health benefits at risks ng pag-inom ng green tea. I'm sure marami sa inyo na maaaring health conscious at sinasabi na ako hindi na nagkakape, hindi ako minom ng alak, hindi ako minom ng soft drinks, pero nag-green tea ako. Ayos yan, pero meron pong mga risks. Pag kayo yung nasobrahan ng pag-inom ng green tea, meron pong mga panganib. Alam nyo ba na pag anemic ko kayo, baka lalong kayo maging anemic kung kayo po'y umiinom ng green tea? Aba, o kaya kung may acid reflux kayo, pag nasobrahan kayo, minsan maski na isang tasa lang ng green tea, maaaring mag-trigger po yan ng GERD o acid reflux. Kung di kayo makatulog, baka mag-green tea pa kayo sa gabi bago matulog, lalo kayong hindi makakatulog. Pag-uusapan natin yan. Pero marami rin health benefits ang pag-inom ng green tea. At ito pong tatalakayin natin ay meron pong mga tinatawag na scientific evidence or basis. Isishare ko po sa inyo. Kaya wala kayong dapat gawin kundi makinig, namnamin, at the same time, sana sundin ang aking mga payo. Okay? So ready na ba kayo? Siyempre, let's start. Ang green tea po ay nanggaling po yan sa isang halaman na tinatawag na Camellia sinensis. So yan yung scientific name ng green tea. At ang Camellia sinensis, dyan din nanggaling yung mga iba pang mga kilalang mga tsaa tulad ng black tea, white tea, o oolong tea. I'm sure marami sa inyo na alam yung mga iba't ibang klaseng tsaa na yan, no? Pero ang tanong, Doc, bakit kung sabi mo Camellia sinensis ang pinanggalingan ng green tea, bakit doon din galing yung black tea, yung white tea, tsaka yung oolong tea? Kasi ganito yan. Nagkakatalo yan doon sa tinatawag na pag-process. So lahat sila galing sa isang halaman, pero ang pag-process nila iba-iba. Halimbawa na lang yung black tea. Yung black tea kadalasan sinaserve yan sa mga Chinese resto. Okay? So di ba pag pumunta kayo sa Chinese restaurant, tatanungin kayo, sir, would you like tea? Yan po ang sinaserve kadalasan. Nagkakaiba yan sa ibang mga tsaa o yung white tea o green tea, nagkakaiba yan doon sa tinatawag na processing. Ito pong black tea ay yung tinatawag na oxidized. Oxidized, ibig sabihin yan, yung black tea, yung mga dahon nito o yung Camellia sinensis na dahon ay rinorolyo yan at binibilad sa araw yan at pinapahanginan, ang tawag oxidation process. Itong reaction na to ang nagkakos kung bakit mas dark color ang black tea. At the same time, pag tinignan nyo po, yung lasa nito mas matapang. So yung flavor nito mas matapang at yung kanyang mga caffeine mas mataas. Kaya sinasabi ko sa mga pasyente ko, kung hindi kayo uminom ng kape dahil takot kayo dun sa hindi magandang epekto sa inyo ng caffeine, ang black tea po more or less ay 45 milligrams ang isang cup ng caffeine na to. Kung ang isang tasang kape nasa 150 milligrams of caffeine, ang isang tasang black tea ay mga 45 milligrams to 54 milligrams. Ang green tea po may caffeine din pero mababa, 28 milligrams lang kada cup ng isang green tea. So ano ibig sabihin doon sa pinapaliwanag ko? So kung sensitive kayo sa caffeine, nagkakaroon ka halimbawa ng palpitation, parang hindi ka mapakalin, ninenervyos ka, ang bilis ng pagtibok ng puso mo, hindi ka makatulog. Pag uminom ka ng green tea, mas lesser ang effect dahil mas mababa ang caffeine. Yan pong ibig sabihin yan. Ngayon, itong Camellia sinensis o tinatawag na tea leaf extract, naging sikat ito dahil sa marami nitong mga health benefits sa atin. So, iisa-isahin ko yung mga health benefits niyan. Pero alam niyo po ba na ang green tea, meron pong tatlong masasabi nating component o sangkap nito na meron pong health benefits na nagbibigay sa atin. At ito po yung tatlong yon: catechin, L-theanine, at yung caffeine. So yung tatlong yan. Bagamat sinasabi natin yung caffeine may magandang effect, meron din masamang effect sa pag nasobrahan. So tandaan nyo po itong tatlong to dahil ang ating usapan ay halos iikot dyan sa tatlong yan. Ulitin ko, catechin, L-theanine, and caffeine.
So lahat ng mga tinatawag na multiple beneficial effect ng green tea ay nagmumula po dyan. Okay. Ngayon, ano yung 10 evidence-based benefits ng pag-inom ng green tea? So isa-isayin natin. Number 1, may taglay po itong mga tinatawag na bioactive compounds. Ano yan? Bioactive? Bayang parang hazard yata yan. Hindi po. Ang green tea po na binanggit ko kanina, isa sa sangkap nito yung tinatawag na catechin. Kilala to bilang EGCG. Epigallocatechin-3-gallic. Hirap basahin, no? So, itong catechin ay natural antioxidant na tumutulong makaiwas tayo sa pagkasira ng ating mga selula at marami pang nabibigay na health benefits sa atin. So, ano ba yung benefits na yan sinasabi natin? Ang catechin ay bumabawas ng pag-form ng mga tinatawag na free radicals sa ating katawan. So, yung free radicals, yan yung masama na nagbibigay sa atin ng masamang epekto sa pagtanda o madaling pagkasira ng ating mga selula. So, sa madaling salita, ang catechin, pag binawasan niya yung free radicals sa ating katawan, nagbibigay ito ng proteksyon sa ating mga cells at molecules laban sa pagkasira nito. These free radicals play a very important role sa maagang pagtanda at sa maraming sakit na tinatawag na chronic diseases o degenerative diseases o sakit na halos dala na nagkakaedad. Number 2, alam niyo po ba na ang green tea ay nakakatulong ma-improve ang inyong brain function? Hindi lang po nagiging alerto kayo sa pag-inom ng green tea tulad ng pag-inom ng kape. Nagiging alerto tayo sa pag-inom ng kape. Di ho ba, gising tayo. Sa green tea, ganun din, alerto ka. Pero natutulungan nito, ma-boost ang inyong brain function. Dahil yan, doon sa stimulant effect ng pag-inom ng may caffeinated drinks tulad ng kape o kaya ng green tea. May mga research na sinasabi na ang caffeine ay na-improve ang brain function. Hindi lang yon, pati yung mood ninyo. Sabi, mas masayahin daw pag nagkakape. Vigilance. Yung reaction time ninyo o yung reflex nyo at ang inyong memory ay na-improve. Ang green tea ay may taglay din na L-theanine. Isa sa nabanggit ko, di ba? Yung L-theanine ay tumutulong naman yan mag-cross sa ating blood-brain barrier. So pupunta yan sa ating brain at ito'y tumutulong na ma-increase ang activity ng tinatawag na inhibitory neurotransmitter GABA. Ano yun? Nalaman pag na ito'y in-increase mo yung activity ng GABA, ang inyong anti-anxiety ay mas maganda. So, hindi ka madaling nervyosin, hindi ka madaling mabalisa, o hindi ka madaling maging so anxious. Yan, anti-anxiety. So, mas kalmado. So, isa sa pwede kong ipayo sa mga nakikinig sa atin ngayon na may mga parang nervyos, instead na magkape, mag-green tea ka na lang because sa taglay nitong L-theanine. Okay. Ang green tea nalaman din na mas mababa ang caffeine compare mo sa coffee. Kaya lahat ng mga posibleng epekto sa inyo ng kape ay mas mababa. Ano yun? Alam nyo na yung mga binanggit ko kanina, di ba? Palpitation, insomnia, at iba pa. It also contain an amino acid na L-theanine na pag nag-combine ng caffeine sa L-theanine, mayroon tinatawag na synergistic effect. Ibig sabihin na synergistic effect, yung pinagsamang dalawa, mas maganda ang function pagdating sa ini-improve ang inyong brain function. Aba! So, tingnan nyo, doon pa lang sa sinasabi natin, medyo nagiging, sino ba medyo mahina memorya? Yung madalas mag-lapses. Eh, syempre, mga nagkakaedad. Pero may mga bata-bata ngayon, as early as 35, 30, na medyo nagla-lapse na. Siguro, payo ko, bakit hindi nyo try na mag-green tea? Di ba? Okay, ngayon, number 3. Alam nyo ba na ini-increase nito ang fat burning? So, yung mga ibang uminom ng green tea, sabi, ayoko kasi tumaba eh. Pwede. Bakit? May pag-aaral na sinasabi na may 10 lalaki na healthy na pinainom ng green tea extract compare mo sa isang grupo na hindi pinainom. Nalaman na in-increase ang number ng calories na nababurn sa loob ng 4%. So, 4% nag-burn ng calories. Maski na yung isang grupo, the same sila ng activity, hindi sila nagbaburn ng mga fats. In another study na involving 12 healthy men, yung green tea extract
ay nalaman na ini-increase yung fat oxidation by 17% compare mo sa taking placebo. Ibig sabihin ng placebo, may binigay pero hindi green tea. Maaring tubig lang, kinumpir. So 17% sa isang pag-aaral. So green tea may boost metabolic rate. Iyon ang isang dahilan kung bakit nagbe-burn ka ng fats dahil tumataas yung metabolic rate nyo. Yung tinatawag na basal metabolic rate. Ini-increase na to ang fat burning sa pang mababang short term, sa sandalian lang. Although may mga studies na hindi agree, may iba agree, wala namang masama kung inumin, di ho ba? Number 4, may antioxidants na nagpapababa ng risk ng ibang klaseng cancer. Ano yung mga cancer na yon? Base na po sa pag-aaral, research has linked green tea sa pag-reduce ng risk na magkaroon ka ng breast cancer, prostate cancer, at saka colorectal cancer o cancer sa bituka. Tandaan nyo po yan, tatlong yan, at common yan, yung breast cancer, prostate cancer, and colorectal cancer. Okay. Anong sinasabi sa mga pag-aaral? A comprehensive review of observational studies found that women who drank the most green tea has an approximately 20-30% lower risk of developing breast cancer. One of the most common cancers sa mga kababaihan yan. One study observed that men drinking green tea had a lower risk of advanced prostate cancer. Another study, lumabas na sa analysis of 29 studies, showed that those drinking green tea were around 42% less likely to develop colon rectal cancer o colorectal cancer. So yan ay mga base sa pag-aaral at sinummarize na lang natin yung pinaka, kumbaga, conclusion. So para mas madali nyo maintindihan. Number 5, it may protect the brain from aging. Alam nyo po ba, dito sa nabasa ko, nagulat ako na ang bioactive compound dun sa green tea ay tumutulong sa ating brain. At hindi lang yon, pati po sa dementia, yung mga nagiging ulyanin, makakalimutin, a common neurodegenerative disorder in older adults. Kasama na po dyan yung Alzheimer tsaka Parkinson as neurodegenerative disorder. So kumikilala kayo may Parkinson, Alzheimer, instead na bigyan nyo pa ng kape, di ba, na napakataas ng caffeine, why not bigyan nyo ng green tea? Kano karami? Mamaya ituturo ko po rin sa inyo kung kano karami. Number 6, may reduce bad breath. Aba, marami nagtatanong yan. Kaya nga, minsan, pag may mga lecture po ako at tinitingnan nyo lang yung title, ay hindi kayo interesado dahil wala naman kayong ganong klaseng sakit, halimbawa. O hindi kayo interesado dahil di ka uminom ng green tea. Eh, ang title, di ba? Green tea, health benefits and risks. Eh, hindi ka naman uminom, so hindi ka interesado. Yung pala, naghahanap ka ng solusyon sa bad breath mo. At ito pala, during the lecture, natamaan ko ngayon yung concern mo. That's the reason kung bakit dapat lahat ng lecture pinapanood dahil baka yung mismong hinahanap nyo nandyan. Bagamat iba yung title, hindi yung inaasahan nyo, di ba? Alam nyo po ba na itong catechins na binanggit ko na pinakaisa sa sangkap ng green tea, ini-inhibit niya yung bacteria sa ating bibig na nagko-cause ng high risk na magkaroon ka ng bad breath. So kung ang bibig mo ay marami mga bacteria na nagko-cause ng bad breath, isa to sa pwedeng solusyon. Hindi lang po yung mag-gargle ka ng kung ano-ano, asin at kung ano-ano, di ba? Toothbrush ka ng toothbrush, hindi naman namatay yung bacteria, ito palang isa sa solusyon. Number 7, tumutulong din makaiwas sa type 2 diabetes. At sa mga may diabetes, lalong-lalo na type 2, maganda rin po na uminom kayo ng green tea. Bakit na naman? Kasi sa pag-aaral, nakita na ang green tea ay na-improve yung insulin sensitivity. Ibig sabihin, yung insulin nyo na nandyan pa sa inyong katawan, nagawa ng sarili nyong pankreas, eh nagiging mas epektibo na nagagamit ng inyong katawan. Sa ganung paraan, na ibababa nito ang inyong sugar levels ng mas maayos. Number 8, tumutulong din ang green tea na makaiwas sa mga sakit sa puso. Ang pag-aaral na ito, binasi po sa green tea, ay naka-improve ng mga tinatawag na main risk factors ng pagkakaroon ng sakit sa puso. Lalong-lalo na po, ibinababa nito yung tinatawag na bad cholesterol.
by improving the blood cholesterol, tendency na magkaroon ka ng pagbabara sa ugat, lalo na sa puso, ay mas mababa. Number 9, tumutulong din sa weight reduction. Bukod sa sinasabi ko na tumutulong sa fat burning, di ba? Nabanggit ko kanina, eh bababa din ngayon ang inyong timbang. Bakit? Several studies have shown that green tea may reduce the body fat, especially in the abdominal area. Eh karamihan ang problema, di ba? Abdominal area fat, di ba? Abdominal fat ang tawag. One of these studies was a 12-week randomized control study involving 240 people with obesity. At anong lumabas? Those in the green tea group had significant decreases in body fat percentage, body weight, waist circumference, pati yung sukat ng baywang bumaba, pati belly fat, compared dun sa control group na hindi binigyan ng green tea. Yan ay base po dun sa conclusion dun sa study na ginawa. And number 10, eh syempre, kung sinunod mo lahat yung mga sinabi kong 1 to 9, eh chances, mas mahabang buhay. So you may live longer pag umiinom ka ng green tea. Ano naman ang base yan? Meron din ginawang pag-aaral. Studies show that people who drink green tea may live longer than those who don't. Natural. Kasi nga doon sa daming benefits na aking tinalakay. Ngayon, sure ako with all these 10 health benefits, eh may mga tanong dyan, eh, Doc, paano ba yan? Saan ba nabibili? Saan ba yan? Anong puno bang kukunan natin ng mga dahon yan? Ay, hindi ho. Sa ngayon naman, swerte nga tayo, marami tayong nabibilhan na eh. May nabibili mga loose leaves, no? Yung mga dahon na drenied, no? Meron naman yung mga nakatibag, di ba? So, tatanungin ako ngayon, Doc, ano mas suggestion mo? Siguro, teabags na lang. Kasi ang teabags, eh, mas convenient. Bagamat ang teabag, eh, mas mababang quality niya ng mga dahon compare mo sa mga loose leaves, eh, for affordable and convenience naman, syempre, mas gusto natin yung teabag. Ngayon, ang susunod na tanong na naman dyan, Doc, magkano sa nabibili? Eh, syempre, pumunta ka sa, even nga sa drugstore, meron yan eh. Sa mga health store, meron, di ba? Online, meron na rin. Eh, bahala nga. Doc, anong brand? Bahala ka rin kung anong brand. Basta ituturo ko lang sa inyo. Ngayon, may tatanong dyan. Doc, nakabili ako ng tibag. Kano katagal ko ba ibababad? Tsaka, paano ba inumin yan? Paano ba ihanda? Ay, naku talaga naman, no? Lahat na lang gusto na. Gusto na lang. Susubo na lang sa inyo. Eto na nga. How to prepare green tea. Eh, una, kumuha ka muna ng isang tasa. Malinis ha, hugasan mo muna maigi yung tasa ha, baka naman pinagamitan mo na kung saan-saan yan. Then ihulog mo ngayon yung tibag dun sa tasa. Yan ha, step by step na po yan ha. Then, eh, siguro naman nakapagpakulo ka na muna bago ka maghulog ng tibag dun sa tasa. Pero kung hindi pa, ihulog mo muna sa isang cup yung iyong tibag. O sige, pumunta ka na ngayon sa kusina, magpakulo ka ng tubig. Sige, intayin ko muna. Pagkulo na, tsaka natin ibigay yung susunod na instruction. O sige na nga. Then pagka nandun na, di nakumulo na yung tubig, ihulog mo ngayon, ibubuhos mo doon sa cup na may tibag. Kano katagal? Ayan, yan ang susunod na. Alam ko na yung tatanong nyo eh. Susunod na tanong, kano katagal naman nakababad yung tibag, no? Pwede po mga 3 araw kung gusto nyo. Kung may time naman kayo, eh di 3. Hindi, biro lang. Mga 1 to 2 minutes lang. 1 to 2 minutes. Bakit? Kung sobrang tagal na babad, mas nagiging mapait ang lasa. Yung iba naman, sasabihin eh, Doc, eh, matapang eh. O di, mabilis lang. 1 minute lang, tanggalin mo na. Kung 2 minutes at higit, medyo matapang na yon. Yung iba, pwede namang kinakatas-katas pa nila yung ano, piga-piga pa nila yung tibag. Nasa sa inyo. Ngayon, yung iba, maglalagay ng konting honey. Tatanungin ako niyan sigurado, eh, Doc, okay lang ba lagyan ng honey? Okay, lagyan ng mga stevia, lagyan ng kung ano-ano. Nasa sa'yo na yan. Pero mas maganda sana yung puro lang. Diba? Kung gusto nyo lagyan ng flavoring, nasa sa inyo yan. Kung anong panlasa nyo, lagyan mo tsokolate o kaya konting bagoong. Nasa sa inyo na yan. Bahala na kayo. Basta yung green tea lang naman ang pinag-uusapan natin, di ba? O ngayon, ang susunod na tanong. Doc, ano ngayon gagawin ko? Baga tapos nang binabad na yung tibag ng 1 minute o 2 minutes. Anong gagawin?
Eh, siyempre, tatanggalin mo na yung tibag. O kaya, eh, baka naman pag inom mo, maisama mo yung tibag, eh, no? So, tatanggalin mo na yung tibag, tapos inumin mo na. O, oh, yan ha, tinuro ko na. O, oh, yan. O, oh, ano? Ano pa hinihintay nyo? Di inumin nyo na. Bakit ka pa ako hinihintay sa instruction? O, oh, yung susunod na instruction. Angat nyo po sa mesa. Dahan-dahan hanggang ilagay nyo sa bibig nyo, tapos inumin nyo dahan-dahan. Huwag naman yung kumukulo. Baka naman mapaso yung lips nyo, tsaka yung dila nyo dyan, tsaka ngalangalan nyo pag mainit. Palamigin mo naman ng konti. O, yung medyo maligam-gam o yung warm na kaya nyong inumin. Ayan. Tinuro ko na lahat. Ano ba ito? Ngayon, precautions. Siyempre, mahalaga. Malaman nyo ano rin yung risk, di ba? Ito yung pinakamahalaga sa tingin ko sa aking lecture ngayon. Ito yung pinakamahalaga. Bakit? Sure ako, marami sa inyo hindi alam itong mga sasabihin ko. Ito, precaution. Don't drink green tea in the evening, especially if caffeine affects you. So, wag iinom ng caffeine. Lalo-lalo na kape, di ba? So, green tea, wag nyo inumin sa gabi, lalo na pag malapit ka na matulog. Yung iba kasi after dinner, oh, panghimagas, magkakape yan, oh, kaya mag-green tea. Okay, kung green tea, baka makatulog ka pa after mga 3 or 4 hours na nainom nyo na. Pero kung maaari, wag, lalo na pag may edad. Number 2, if you are particularly sensitive to caffeine, drinking green tea may cause jitters. Ayan, pwede kang parang nanginginig, maaaring sumakit ulo, maaaring pagpawisan, at tumaas ang iyong heartbeat o pulse at magkaroon ka na anxiety. So, pangalawang precaution yan, ha? Hindi pa tayo natatapos dyan. Pangatlo, pag-iinom kayo ng green tea, hindi pwedeng sosobra pa sa 3 cups per day. Ideally, 1 hanggang maximum of 2 lang. Yung 3 cups, kung bata-bata ka, na wala ka naman masyadong issue sa caffeine, walang problema. Pero ideally, 1 to 2 cups lang. 1, usually, pag senior citizen, advice ko, isa lang. Pag medyo bata-bata, 2. Pero ayoko na yung 3 or more. Tandaan niyo yan. Ngayon ang tanong, Doc, bakit? Yan. Siyempre, sasagutin natin lahat ng tanong nyo. Laging napansinin nyo dito sa gabay, pag in-explain ko isang bagay, anong basihan mo? So, sasabihin ko, ito, base doon sa pag-aaral. Ngayon, sinabi kong bawal to. Ano na naman basihan mo? Kasi ito, nalaman, drinking more than 3 cups a day, malaking chance na magkaroon ng mga problema. Okay? Ano yung mga problema na yan? Ito. Pagbuntis ka, hindi pwede. You're pregnant or nursing. Pag sinabing nursing, hindi po nursing student, ha? Hindi yung mga nurse. Ha? Ito yung mga nagpapadudo. Yung nagpapadede, nagbe-breastfeeding ng anak, ha? Ng anak. Gusto kong ilinaw. O kaya anak ng iba, pwede. Pero baby pa yon, ha? Malinaw yan, ha? Sa bagay, majority na nakikinig sa inyo, sure ako, hindi naman buntis, at sure din ako, hindi na nagpapa-breastfeeding sa anak. O, oh, yan, ha? Lininaw ko, ha? Okay, number 2. Kung meron kang existing heart, kidney, liver problem, o kaya high blood pressure, ingat din sa pag-inom ng green tea. Huwag sosobra, kung maaari, tanungin mo na yung inyong attending doctor. Kaya pag nagtanong kayo sa akin, palagi sinasabi ko, tanungin nyo yung attending doctor nyo kasi siyang nakakaalam ng inyong medical history, yung inyong kondisyon, di ba? Kung may history ka ng stomach ulcer o kaya GERD or any digestive issue, kabagin, madalas na sinisikmura, ask your doctor muna bago uminom ng green tea. Kung kayo po, ang tanong, oh sige, Doc, bakit bawal pag meron kang GERD? Ganito po ang reason. Ang green tea ay may taglay na tannins. Tannins, ha? T-A-N-I-N-S. Hindi tanning, ha? Iba yung tanning ng buhay, iba yung tannins. Itong tannins ay kilalang antioxidant. Pero ang problema natin sa tannins, pwede po ito mag-cause ng acidity ng stomach. Parang pangangasim. So, please consult your doctor muna. Okay. Then, kung kayo po ay meron pong anemia o nasabi ng doktor na meron kang iron deficiency anemia, ask your doctor again. Maaring sa 1 cup a day, walang masyadong problema. Pero alam nyo po ba na itong sinasabi ko kanina na tannins ay pwede po na inhibit ang absorption ng iron.
So ibig sabihin, kung kayo'y umiinom ng mga supplements na may tinatawag na ferrous sulfate, ferrous fumarate o iron na pampataas ng inyong red blood cell hemoglobin, pag uminom ka ng green tea at sinabay mo siya, literally sinabay mo, pwede po na yung absorption ng iron sa inyong katawan ay ma-inhibit o mahadlangan netong tannins na laman po ng green tea. So yan ha, magandang paliwanag yan. So isa sa sinasabing solusyon, eto ha, may solusyon din akong ibibigay. Kung kayo po'y anemic at umiinom kayo ng green tea, pagpalagay natin, dati na yung ginagawa yan eh. All you have to do is to add lemon dun sa inyong green tea at nakontra na po yung mismong epekto nito na mapigilan ng absorption ng iron sa iyong mga kinakain o sa mga supplement. Yan na, malinaw. So, green tea, lagyan nyo lang ng lemon, squeeze nyo ng konti, pwede makatulong na po yun to kontrahin yung effect na yun. Bago yan ha. O kaya, isa pang paraan, huwag nyong sabay ang pag-inom nyo ng green tea dun sa iniinom nyo supplement na iron or mga kinakain na mayaman sa iron. It's either you drink the green tea before or after at least 1 hour bago kayo uminom ng green tea. Nakuha nyo ba yan? Ulitin ko ha. So for example, almusal ako ngayon. Mag-green tea ako. Mamaya na ako mag-green tea. Inumin ko muna yung iron ko o kakainin ko muna yung mga pagkain na mayaman sa iron. Iintay ako na isang oras bago ako inom ng green tea. O kaya before or after uminom na kumain ng mayaman sa iron. Naintindihan nyo yung paliwanag ha? Okay. So ano pa? Kung kayo po'y may diabetes, may glaucoma, may osteoporosis, consult your doctor. O kaya, again, kung 1 cup, hindi kayo mapipinsala. Kung meron na kayong anxiety disorder, balisa ka palagi, hindi ka mapakali, baka lalong lumala pag uminom ka ng green tea. At kung marami kang iniinom ng gamot, sobrang dami, yung tipong nasa 5, 6, 7 gamot yan, halo-halo na, consult your doctor dahil baka magbigay ng reaction yung pag-inom nyo ng green tea dun sa mga gamot na iniinom nyo. Okay. Haba ng aking paliwanag. Sana naintindihan nyo po dahil talagang rini-research ko to at talagang hindi nyo lang alam yung effort na ginagawa ko para lang sa bawat video na ginagawa natin. So in summary, ano ba talaga yung maganda sa green tea? Number 1, meron siyang bioactive compounds na maraming health benefits. Number 2, in-improve nito ang ating brain function, memory. Number 3, it lowers your cholesterol. Number 4, antioxidant na may panlaban pa sa cancer. May protect your brain from aging. Number 6, reduce your bad breath. Number 7, tumutulong makaiwas sa type 2 diabetes. Number 8, panlaban sa mga sakit sa puso. Number 9, binabawasan ng timbang. And number 10, extending quality life. Longer life. Okay? Sa mga hindi pa nakasubscribe, Gabay sa Kalusugan, Dr. Gary C., subscribe na. At i-click ang notification bell. I-thumbs up yung aking video kung ito'y naibigan nyo at nagustuhan nyo. At huwag kalimutan yung iHeart GSK. As a sign of your love and support here in the channel. That's all. Ako po si Dr. Gary C. Maraming salamat sa lahat ng nanood. Sana meron po ako na-share sa inyong lahat. Okay? So, magkita-kits tayo hanggang sa susunod. So, bye-bye!